don't feel hurt, I'm going to propose to Congress to abolish the, kung i-privatize mo naman, Jesus Maria Josep, walang pera, sino insurance mo? Kung sabihin ng mga kapitalista sa insurance, kami ang magbayad, pero wala kayong pundo. That is why we are selling properties. That's the reason why we are selling properties, real estate properties in Japan. Because we have to raise money. Wala nang pambayad niyang sa PhilHealth na yan kung... Kaya walang ibang remedy dyan. It must be a surgical move. Talagang... Kung hindi, paalisin ko, sans di itong mga civil service. Create a new agency out of the ruins of that old one. Hindi na pwede, Secretary Duque. Hindi na pwede na itong mga tao na ito, they're already entrenched na. Walang mayari. Talagang either I'm going to revamp, consider everybody resign there. And if there is a structure, we can slowly and yung disband yung ibang ano. Just a simple, I mean, as simple as it could ever be. I will try to begin tomorrow shaking the tree sa PhilHealth. Walang magagawa ang Department of Health kung ano man ang naisin ni Pangulong Duterte na gawin sa PhilHealth na sinasabing nilalamon na ng korupsyon. Napundi na rin si Pangulong Duterte sa kaliwat kanan na katiwalian sa ahensya. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo kung bubuwagin nito ang PhilHealth o iaalok sa pribadong sektor. Ang ating Pangulo ng Pilipinas ay meron namang ganyang prerogative base sa ebidensyang inihahain sa kanya kung sa tingin niya ipaprivatize o tatanggalin. Ito ay kanyang magiging desisyon base sa ebidensyang ibinigay sa kanya. Marami ang nangangamba na maapektuhan ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Law maging ang pakikipaglaban ng bansa sa COVID-19 sa binabalak gawin ni Pangulong Duterte sa PhilHealth. Ngunit paniwala naman ni Vergere na iisip din ni Pangulong Duterte ang kapakanan ng sambayanan lalo na ngayon nasa gitna ang bansa ng pakikidigma sa nakakamatay na sakit. Hindi naman papayag ang gobyerno na hindi natin pupunan kung anuman ang magiging kakulangan natin kapag ka mangyayari itong balak o itong pronouncement na ito ng ating presidente para hindi naman magkakaroon din ng financial hardship ang ating mga kababayan. Anya makakabuti kung hihintayin na lang ang magiging sentensya ng punong ehekutibo sa PhilHealth. Office of the President ukol dito, antayin natin yung kanilang pronouncement. But as I've said, we assure the population, ang ating mga kababayan, kung sakali nga na iyan ay matutuloy, hindi po pababayaan ng gobyerno na wala po tayong ipapalit na financial mechanism para patuloy pa rin makakasuporta at makakapagpangalaga ang ating gobyerno sa ating mga kababayan when it comes to financial mechanisms para sa kanilang kalusugan. Ngayon, hinihintay na lang ng DOH ang magiging resulta ng pag-iimbestiga ng Malacanang sa mga anomalya sa paggamit ng pondo ng PhilHealth. Janice Cosio, Radyo Inquirer. 990, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-usisa.